it's also right that we invite a priest, right, who takes care of the parish. And so now, let us all welcome ang pari ng Tondo, Father Estelito Villegas. He is the parish priest of Santo Niño de Tondo. Please give him another round of applause. Thank you very much. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay galing ng Tondo. Kilala niyo mga taga-Tondo. Wala akong kasama mga taga-Tondo ngayon, no? But I have been a parish priest, or to say, I have been into 3 parishes already. And I would consider it a privilege, no, to have these parishes with great devotions to Mary. My first parish assignment was in Manila, in Paco, no? Small, actually, it's a part of Pandacan, actually. And it was created as a parish in 1953, and it was put under the patronage of Our Lady of Peña Francia de Manila, no? The very first icon of Peña Francia in the Philippines. The second icon is in Naga, but in Manila, it is a painting, no? In canvas. And the people of Paco, no, that portion of Paco, not the big one, the Dilao, no, whose titular is San Fernando de Dilao, the people popularly acclaim Mary there in Paco as Ina ng mga dukha, no, mother of the poor. When I was given my next assignment as parish priest in Makati Poblacion, they also have that great devotion to Mary. In fact, next year they will be celebrating their 300th year, no, of that devotion to Mary. The image was brought from Spain through the galleon trade, contemporary with that of the image of the Our Lady of Bienviaje in Antipolo. That's why these two images were popular images of the Jesuits. And come next year, they will be celebrating their 300th year. And they are acclaiming Mary, though unofficially, in ecclesiastical approval or recognition. But in civil, they would like to name Mary as Ina ng Makati. Now, after Makati, I've been given a parish assignment in Tondo, no? Santo Niño de Tondo. And this year, we are celebrating our 445th year, no, as a parish. The devotion there in Tondo to Mary started just before the war. They say there was no clear record to reckon with as to the origin of the devotion to Our Lady of Candelaria. No, if you know the name of Jovellanos, no, Monsignor Jovellanos, the name, no, the vicar general then, whose name oftentimes appears in Divina booklets as the one who gave the imprimatur or the nihil obstat, no, Jovellanos. And our presumption is that the devotion to Mary, to Our Lady of Candelaria, sprang from the continuing celebration of the Nativity. For at the 40th day of Christ's birth, Jesus was presented to the temple, and we all know that, no? Basing from the Gospel of Luke. And there, we can hear Simeon, no, acclaiming Jesus as the light to the nations. Therefore, I would be focusing my sharing to you, no, under the topic, Mary, Mother of the Parish, no, but I would like to focus on Mary as the Mother of Light. Ina ng liwanag, no, sapatkat si Simeon sa kanyang awit, no, the Canticle of Simeon indicates Jesus as the light to the nation, no. And the parish, no,
that recognizes Mary as the mother truly performs her role as the mother of light. And he is, if the parish is the small unit of the diocese or a portion of the local church, Mary then could applicably be called, no, as the mother of every home. For every home is a domestic church in the parish. So Mary goes with our favorite, no, tayo mga Pilipino, paborito natin, i-acclaim ang ating mga ina bilang ina i ang ating ilaw ng tahanan, no? Ang ama ang haligi ng tahanan. Ano ang mga biyenan? Bahala na kayo kung ano ang biyenan sa inyo. No? So I will dwell on my sharing, no? Seeing Mary as ilaw ng tahanan, considering that Mary is the mother of light. No? Kaya makikita natin, no, sa ating devotion kay Maria, no, no devotion would ever be separated from the mystery of Christ. No? And we have many devotions to Mary, no, truly connected with a mystery. That's why in Tondo, February 2 is a great day also. No? For they would say the completion of the parish fiesta even would look back. No? It's January, no? But look back to February 2. Jesus now becomes truly the Prince of Peace, no? The light to the nations. No? And this is how the people of Tondo fondly calls Mary there as Ina ng Liwanag. No? Virgen de la Presentacion or Virgen de la Candelaria, but more appropriately, Ina ng Liwanag. And who is the light? No one would even contest that. No, Jesus is the light of the world, no? Coming from the Gospel of John. No? Kaya when Jesus, no, manifested himself, proclaiming himself to be the light of the world, therefore, Mary, again, following the discussion earlier, no, we could sense that it goes, no, that since Mary, no, is the mother of God, and Jesus is the light of the world, therefore, Jesus is the mother of light. And we have one devotion in Rizal, in Cainta, no, Ina ng Kaliwanagan. Okay. So, what about Jesus as the light and Mary as the light, mother of light? Jesus said in the Gospel of John, whoever follows me will never walk in darkness but would have the light of life. No? Liwanag ng buhay. Kaya kung kayo po ang tatanungin ko, for sure, no Catholic would ever be a parishless Catholic. Kahit hindi kayo aware sa mga territorial distinction or division ng ating mga parokya, no Catholic would ever be parishless. For our domicile will always have a pastor. No? Kaya tayo po lahat ay parishioner. Maaaring hindi tayo aware kung anong parish tayo kabilang. Pero kung tatanungin ko po kayo, bilang mga parishioners, ano hong gusto nyo sa inyong parokya? Paano nyo bibigyan ng paglalarawan? What do you expect your parish to be? Siguro sa parokya, gusto natin ay may pagkakaisa. No? May pagkakaugnay. Masigla ang mga parishioners, nakikilahok ang iba't ibang pamilya sa BEC. No? Although in Manila, talagang we are struggling to establish this BEC, no? Because of the condition, no, ng urban setting. And kung amang mananaginip tayo kung ano ang isang parokya, ideal parish, no? Ito yung parish na katulad noong binabanggit sa Acts of the Apostles, no? Hinahangaan sila ng
tao. No? The community of the risen Lord, no? Gathered by the apostles, no? To their proclamation, no? Kerygma, no? Ay hinahangaan sila. No? Kaya nga ito ang tatak ng simbahan. Ito ang maging tatak ng mga BECs. Ito ang maging tatak ng parokya, no? Sa mas maliit na pagtingin na ang pamumuhay sa parokya ay kahanga-hanga. No? But we can not deny, no, the reality of how a parish can be that dissociated from the parish itself, unmindful, even, shall we say, cannot give any attention, loyalty, because, no, sa atin naman hong kultura, you can go to any church if you want that church, if you want that priest, if you want that service there, you are comfortable with the ambience, comfortable kayo sa aircon, comfortable kayo sa choir, comfortable kayo sa whatever is in there, no, we can go there freely. But that is not how, no, we would like a parish or a parishioner, no, should think and behave, no. Dahil ang parokya ang kanyang kinabibilangang pamilya, no? At bilang pamilya, doon siya pinakakain, pinalulusog sa paglilingkod sa kanyang pananampalataya, sa paglilingkod o pamumuno ng kura paroko at paghahatid ng mga bagay na kinakailangan niya sa paglago, no? Hindi lamang sa pananampalataya, kundi community life, no, pakikipagkapwa. But we cannot deny na that is the practice of so many people in the parish. They're free to choose to go and to be part of, no, iba pa nga, transparochial, isang parishioner magse-serve doon sa ibang parokya, sa kapitbahay, no, yun ang nangyayari. So if the parish is, we call the home of the faithful, the household of the faithful, no? At sabi nga sa Acts of the Apostles, no, ang mga alagad at tinipon nila na mananampalataya, no, sa kanilang pamamanghansag ng pananampalataya kay Kristong muling nabuhay ay hinangaan sa kanilang pamumuhay, no? But seeing Mary as always there, no, sa unang simbahan, tinipon noong araw ng Pentecostes, Mary was the recipient of the Holy Spirit also. Pentecost, no? 2 Sundays more, and will be celebrated 1 Sunday more after Ascension, Pentecost. No? At ating ipagdiriwang ang simula ng simbahan. At ang simbahang ito ay simbahang ng mga anak ng kaliwanagan. Sapatkat sa pamamagitan ng binyag, no, nakibahagi tayo, sa umangkas tayo kay Jesus sa kanyang pagkaanak, na siya bilang liwanag, buhat sa liwanag, na tayo bagong silang sa binyag ay ginawa ding mga anak ng kaliwanagan. Kaya si Maria bilang ina ng liwanag at tayo rin ay anak ng kaliwanagan sa pamamagitan ng binyag ay ating hinahangad, no, sa parokya, sa pagkakandili ni Maria through the guidance of Mary, no, to achieve, no, the 3 qualities of being children of the light. And these 3 qualities can be found in the Gospel of John, chapter 3, and in the letter of Paul to the Ephesians, no, wherein Paul first says that whoever is a child of light, no, siya ay mabuti, siya ay matuwid, siya ay totoo. And in the Gospel of John, we hear Jesus saying that light came into the world, but the world rejected the light, for they loved darkness. Sapatkat masama ang kanilang gawa, hindi sila sumusunod sa Diyos,
at wala sa katotohanan. So, yun naman ang negative. Si pinasitibize ni Paul na gumagawa ng mabuti, matuwid, at totoo. Kaya, sa parokya, no, ang programa ng parokya, no, ay dalhin ang liwanag na ito sa bawat tahanan sa iba't iba niyang programa. No? Na ang bawat tahanan, domestic church, ay pinananahanan ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ng binyag. Kaya ang debosyon ito sa Tondo kay Maria, no, ina ng liwanag, ay nagdadala, no, sa mga programa na ng ebanghelisasyon na dali ng pamayanan bilang parokya. No? At ano ba ang kahulugan ng salitang parokya? No? Naglalakbay patungo sa isang dako, no, o hantungan, no, naglalakbay. Kaya ang paglalakbay natin, no, tayo ay on a pilgrimage. And as a people, no, in journey, no, our vision is not in the world. We are in the world or of the world, or in the world, but not of the world. Our vision is not of the world, but our vision is to share in that promise eternal light, who is Jesus, in the presence of the Father, or the Trinity to be more precise. Light. No? Kaya eternal light, di ba? Ating pinapanalangin palagi sa ating mga pumanaw. Eternal light, no, may shine on those who have gone ahead of us. For that's the vision, no, the vision that we must all realize, no, in heaven. But sad to say, in the growing strength of materialistic influence, no, man or humanity is getting at home with the vision of the world. Men are getting lost of heaven's vision. Hindi na katakam-takam ang langit, no? Kaya natatakam na sila sa mundo lang ito. Tagahanga ng mundo, pumapalapak sa mundo, napasusunod ng mundo, no? At alam natin kung ang mundo ang nasusunod, no, ay mga pansamantala lang ang kanilang enjoyment. Temporary things are the sources of enjoyment, of pleasure. But true enjoyment is setting one's self, no, in what heaven has taught us, the Word. And that Word becomes the very light of our life. Kaya nga, ang simbahan ay lingkod ng salita. Ang salita ay kaliwanagan. At ang kaliwanagan ito ay nagdadala sa tatlong bagay na binanggit ko: mabuti, matuwid, at totoong buhay. Kaya karanasan ko bilang parish priest, no, ang mga bagay na itinatakda, okay, I'm sharing this in the perspective of a pastor, no, with lay leaders as collaborators na spirits niyo yan, makaiba sa inyo dito, member ng PPC, no, ng Parish Pastoral Council, no, our pastoral program should promote, no, this light that is coming from our love for the Word. At si Maria, no, inibig ang salita ng Diyos. She became the servant of the Word. And that servanthood of Mary, no, is her living in the light. When Mary said, "I am the handmaid of the Lord," it simply indicated Mary's oneness with the light. Kaya siya ay nakaunawa sa ano ang mabuti, ano ang matuwid, at ano ang totoo. Kaya sa aking karanasan, sa bilang kura paroko ng tatlo ng parokya, ang debosyon kay Maria, no, ay nakatutulong na malaki. Talaga namang pagka si Maria ay bibigyan ng pansin,
ang kanilang liksi at sigla, no, their interest, their zealousness and devotion cannot be put to question. No, they will be there present to honor Mary. And to honor Mary as the mother of the parish is to imitate her in her being servant of the Word. And this Word is light. No? Nagkatawang taong salita ang liwanag ng mundo. Kaya sa pagiging ina, siya ang ilaw ng tahanan. At pag sinabi natin, ilaw ng tahanan, ang mga nanay natin, ang presensya ng nanay ay nagdadala ng kahinahunan kung may away. Pagkakasundo kung may pagkakasalungatan. Kaayusan kung magulo ang pamamahay. Nagbibigay lakas loob kung mayroong nasusugatan ang damdamin at puso. Nagbibigay tatag kung may nabibigo. At lahat yon ay pagkita o karanasan ng there is light and not always darkness. Light prevails because God is life and we are called to fullness of life. At ang ina na karanasan natin, siya ang nagbibigay ng liwanag na ito. Siya ang nagbibigay ng pananaw na may buhay, may maliwanag na buhay. At hindi mawala ng loob, mawala ng pag-asa, mawala ng pananampalataya. Kaya sa pamamagitan ni Maria, no, bilang isang ina ng tahanan natin, tayo mga parishioners, ay nagiging bukas. No? Palagi na marinig sa tahanan, sa pamamagitan ng ating mga ina rin, ang kabutihan ng Diyos. No? The goodness of God, who is ever ready to lift us up, no, in our moments of despair. Kaya nga sa pagkakatawang tao ni Jesus, nakimukha siya sa atin, naranasan niya ang lahat ng ating mga hinaing, nakisimpate sa ating kahinaan, no, ngunit hindi siya nagkasala, at nakakaya niyang unawain tayo at ipagkatiwala nga tayo sa kanyang inang si Maria, na tayo din ay akayin ni Maria na tumingala at tumingin sa buhay na may liwanag at hindi buhay na madilim. Kaya sa ating mga parokya bilang ay bahagi ng isang diocesis o sa mga ating mga tahanan ay munting simbahan, ay nagiging paaralan ito ng pagsunod sa Diyos. The role of Mary, no, is to point each of us to the light. Just like herself, she obeyed the Word. And that's how incarnation happened. No? Sinunod niya ang salita na magkakatawang tao at magbibigay liwanag sa mundong lumakad sa kadiliman. Saan natin maririnig yan? From the prophet Isaiah during Adventine, no? To be precise, yung Vigil Mass. A people who have walked in darkness have seen a great light. Upon those who dwelt in the land of gloom, a light has shone. No? Kaya, ang kasaysayan din ng Israel ay niyapos ang dilim for their infidelity. But in Mary, no, as the mother who is ever faithful to God's Word, servant of the Word, the handmaid of the Word. Therefore, our experience in the parish, bringing it into a smaller experience of being church, the home, the domestic church, is where faithful believers, no, are being trained to look up to God as the source of light. Maraming problema ang pamilya ngayon. Many homes have been conquered by darkness. Many homes have been broken by sin. Many homes have been destroyed by a sick and diseased spirit. And this is the unfortunate situations of our homes today, our families. But with Mary
as the ilaw ng tahanan, we can bring back that luster of every family, a servant church, a domestic church that serves God. Kaya sa atin pong pagtingin, no, sa ating mga parokya, no, kung tayo po ay magmamasid ng mabuti, no, napakalaki pa ng lalakbay ng mga parokya natin sa tinatawag nating communion. No? Sapatkat watak-watak, kanya-kanya, no, ng kung ano gusto, kung ano hilig, no, walang pakialaman, no, to each his own, no, we have lost this experience of communion. No? But not only communion in the word or communion in the faith, no, but communion of families, no, that can truly manifest their family as the family of God. And if they can claim themselves to be family of God, hindi mahirap makipagkaisa sa iba pang pamilya ng Diyos na naroroon sa parokya. Kaya ang bagay na gawain, no, ng parokya ay to bring this experience of communion. No? Una, sa isang aral, at pangalawa, ang pagkakaugnay-ugnay. No? Nagkakaroon ng reaching out, no, hearing out, no, the parish becomes truly an instrument, no, through which they can share themselves, no, with joy, also with their sorrows, their hopes, even their fears, but with Jesus as the very core of all that they aspire to become, with Mary as companion. Light cannot be that impossible. No? An enlightened home, an enlightened family, enlightened individual cannot be impossible. So, marami pong hamon sa parokya. No? Lalo na ang pagbubuo ng mga pamilyang madilim. Kaya malaki ang hamon sa ministry ng family and life. No? Sapatkat ang unang dapat maibanghelyo ay mga magulang. Experience namin kahit pagka kami nagtatanong sa mga bata, preparation for First Communion, bakit ka hindi nagsisimba? Eh, hindi po ako tinuro ng nanay ko magsimba eh. Wala akong sinabi sa akin nanay ko magsimba. No? Kaya yun naman din ang bagay na nakalulungkot. Alam po sa amin sa Tondo, mababa po ang 50 na bata kada linggo na bibinyagan. Last Sunday, we have 75. Every day, mababa ang isa. Minsan, pagka maganda ang panahon, no, o sa sweldo, o panahon ng Pasko, o malapit ang piyesta, kahit araw-araw, may 20 kaming binyag. But what about these children na born into the light? What would happen to them if parents cannot be at the service of the Word? Na sila din ay may bahagi ng buhay na at isip na sinasaklaw pa rin ng dilim, kasinungalingan. O, huwag natin itatanggi, kahit po sa statistics siguro sa inyong mga parokya, ewan ko po sa probinsya, what's the percentage of married couples who are united in the sacrament of marriage? Kung titingnan ko po ang aming libro since I arrived there, siguro 98% ay hindi ho kasal sa simbahan. But at baptism, they would profess, "I believe." Sumasampalataya ka ba? Opo. Tinataklo ba ang kasalanan si Satanas? Opo. Pero rutinary. No impact at all in the consciousness of parents, especially, they will be the first instrument of light to their children. What would be the teaching that they would bring into their children if they themselves are far from the light? No? Napakalayo nila sa liwanag.
paano na madadala ang bata sa kaliwanagan. No? Kaya ito po ang nababanggit ko minsan sa mga magulang. Huwag niyong itatago ang certificate of baptism sa baol o sa cabinet o sa folder. O maaalaala niyo lang ang kunin ng certificate ng bata sa simbahan pag mag-a-apply sa passport, mag-a-apply sa SSS, magre-retire. Doon lang niya bibigyan ng pansin, Katoliko pala ako. No? So sabi ko sa kanila, kunin niyo agad ang baptismal certificate, ikwadro niyo, isabit niyo sa dingding ng bahay niyo para ipaalala sa bata at maging kayo, hanapin niyo yung inyong baptismal certificate to remind you that you are a certified children of the light. Ako po, nakakwadro ang aking baptismal certificate. Buti na itago ng nanay ko. At sabi ko rin, yung damit pambinyag na puti, ay huwag niyong ipamimigay. Pwedeng ipahiram kung wala talagang pambili. Pero yung personal niyang baptismal garment, ay huwag niyang kakalimutan kung nasaan. Sapatkat yon ay magpapaalaala taon-taon ng kanyang pagiging anak ng liwanag. At sa kahuli-huli ang pagkakataon, isasama yan sa kabaong. Kaya, ang bagay na ito ay tinitingnan natin na we might be falling short of our dignity as children of the light. So we call on Mary, as mother of the parish, to bring in the light. Ang pagsikat muli ng kaliwanagan ay matutulungan ni Maria na siyang ina ng liwanag. For Mary points our hearts and minds to his son, to her son. And this is how the role of Mary is truly part of the salvific work of Jesus and salvific work of the church, and that's us. With Mary as our companion, we can work with God in the salvation in the here and now, and not only afterlife. But there is salvation in the here and now. So, mga kapatid ko po, yan po ang aking karanasan sa parokya. At ito po ang bagay na ating tinitingala kay Maria bilang ina ng liwanag. Na tayo ay makapagdala ng liwanag din ito. Na napaaalalahanan tayo na ni Maria sa ating identity. And at the same time, our mission. And our mission will always be at the service of salvation of other people. No? Kaya si Maria bilang ng inang parokya ay naghahatid sa atin kay Jesus ang liwanag na ang salita niya ay hinuhubog tayo maging mabuti, maging matuwid, righteous or holy, at totoong buhay, totoong pagkatao. So Mary then truly is not just a mother of her son or mother of the light, but she is also the disciple of the light. And we way to also be disciples of this light if we will truly bring back our understanding of what to be a good parishioner. Now we show concern, we show our love, we show our attention, we show the value of our parish community as the first locus or first experience of the faith, and may faith again be a dominant topic in our homes. Dahil hindi na po ito pinag-uusapan sa loob ng tahanan. Jesus has never been for some families a member of their home, which is the domestic church. Nakalulungkot, domestic church, but they cannot respond anymore to Jesus, the light who calls them to light. No? Kaya ano big sabihin ng iglesia, eklesia, pagtawag at tumutugon. Kaya katipunan ng tumutugon ng mga tinawag.
Kaya makabalik nawa ang ating mga parokya, no, sa tulong ni Maria, no, sa pagiging simbahan, pagiging anak ng liwanag at alagad ng liwanag. Salamat po. Hello. So thank you po ang our dear pari ng Tondo. Let's welcome again. Yeah. Ayan. So we will now honor five how many questions? Until yeah, you still have 20 minutes. Okay, so open forum, ready na si Father for set of questions from our participants. Yes, brother? Magandang hapon sa lahat at sa iyo, Father. Ang tanong ko, Father, although lahat ng bagay na tanong may sagot, pero ang tanong ito, tungkol to sa kuan, Father, merong na-convert na ibang reliyon at gustong magpabinyag sa atin. Ngayon, kaya lang, sinabihan ako ng misis ko na may isang parokya sa amin na nanghihingi ng 2,000. Sa simbahan namin sa Cebu, nanghihingi ng 2,000. Di ko alam, di ko masagot-sagotin kung saan yung 2,000 dahil may ibang simbahan na kahit walang pira, pero nagbibinyag ng mga convert. Na libre. Pero ang tanong ko, Father, para saan yung 2,000 na yan? Ewan ko po. Hindi ko alam bakit siya naniningil ng 2,000. Siguro naman ho, walang mag-o-object na kultura natin sa simbahan sa Pilipinas na ang atin hong pananaw sa binibigay nating pera ay bayad. Wala pong bayad. Kaya nga po, sa atin pong Ecclesiastical District of Manila, ito pong panahon na bago po ang Kapaskuhan, o after Christmas actually, the Metropolitan Archbishop of the Ecclesiastical Province of Manila, si Cardinal Tagle, and the other bishops of that province extending from San Pablo, Laguna, down to Palawan, ay inadapt, iniyapos po nila ang tinatawag na stewardship. I don't know, sa inyo pong mga parokya, may programa na ng stewardship, katiwala. In Tondo, since Bishop Pabilio is a resident o aming pong housemate, he was the one truly pushing for this stewardship. Kaya nakaroon kami na din ng distinction na nauna ho kami sa pag formulate ng system ng stewardship, but not with money yet, or supporting the parish through financial means, because we can support the parish in three ways. Support the parish through a lively participation in the faith life. Second, participate in the upbuilding of the parish. Kaya nandyan ang ministries. Kaya stewardship of talents. And lastly, stewardship of resources. Kaya yung pong tanong ni brother kanina na mayroong convert, na-discourage po ba? Hindi na nagpabinyag. Na-delay lang. Kaya yung pong 2,000 ay unawain natin na hindi po yun bayad. Although, dahil nga po tayo may tinatawag pa mula pa ng Kastila, ang tawag po natin dyan, who are parish priests here? Parish priests, kampihan nyo ako. Parish priests, how many are here who are parish priests? Okay, di ba may tawag po tayong arancel? Arancel. Dahil po, tayo mga Pilipino, kung hanggat makaahoro, hindi makapagbigay, mas doon tayo. Kaya nagtakda ang simbahan
ng fixed, pero hindi po bayad, fixed rate. Nakala ngayon, bayad na. Pero kung tutuusin, canon law, at sa ating Ebanghelyo ni Jesus, dapat tayong magbigay, no? Imagbahagi dahil katiwala tayo. Lahat tayo ay may tinanggap na kakayanan at kaloob na ibahagi natin ito sa ating pamayanan. Kaya yung pong gagamit natin sa salitang bayad, mali po yun. Sapatkat tungkulin talaga natin na magbigay ayon sa ating kakayanan. Kaya lang, huwag tayong magatampo, tayo mga Pilipino, minsan talaga ay magulang. O, kagaya po noong Sabado, kami po ay nagkasalang bayad. Wala po talagang bayad yon. Saan nag-reception? Sa Kabalen. Libre po yun. Pero sila, nag-reception sa restaurant pa. No? Sabihin, may kaya. Pero ayaw magbigay. Ay magbigay sa simbahan. Kaya nga ito yung trust ng PCP2. Hindi po lang ito trust ng Metropolitan Province of Manila. PCP2 pa po ito. Eh, ilang taon na hong dumaan matapos ang PCP2? 1991. 26 years ago. Wala pa po tayong konkretong experience ng stewardship. Ibang mga parokya meron po, pero hindi po ito isang karanasan na masasabing pangkalahatan. No? Kaya po, brother, hindi po bayad. Huwag po tayong maniwala na bayad yon. Yan ay dapat niyong makilalang obligasyon natin, suportahan natin po ang ating parokya upang makapaglingkod siya sa iba at hindi lang sa kapakinabangan natin. No? Pag wala po tayong ibinigay para sa parokya, paano po makakatayo ang parokya ng kaniyang sarili sa gastusin? O halimbawa, ang mahal-mahal naman ang kasal. Sino ba ang nagpapamahal ng kasal? O yung kakasal, hindi ang pare. Hindi ang obispo. Ang dami niyong hinihingi o gusto niyong gawin. Ha? Bulaklak. Mamimili pa ng bulaklak. Bakit ganyan lang bulaklak? Ha? O, bakit ganyan lang? No? Maraming demand. Dapat may carpet. Hindi man ho nahihingi ang carpet. Oh, dapat sindido lahat ang ilaw. Hindi man ho libre kami sa Meralco. Ha? Dapat ganito. Ayusin niya, hindi man ho din libre din ang pagsweldo sa personnel ng simbahan. So, tayo din po ang gumagawa ng gastos. Kaya nga libre nga po eh. Sa tondo, wala po kami hinihingi. Hindi namin sinasabing libre. Pero pag nagpamisa at nagsapatay ay donasyon. Siguro dadako kami dyan sa bandang Disyembre, pati Binyag ay donasyon. Pero natatakot po ako sapat alam naman natin ang mga Pilipino kung makakaisa. No? Kung yan po ay sasabihin namin donasyon lang, ay, nako, baka 100, baka 200 lang ibigay, o 50, pero ang ninong at ninang, 20, ha? Padamihan ng ninang, sila pa ang kumita. Sila pa ang kumita. O, naintindihan po, hindi po bayad, ha? Kaya, dyan po rin kami maingat, kasi sa tondo naman po ay mahihirap. No? Hanggat maaari kami po ay makapaglingkod ng gratis. Kaya pag kami lumalapit doon, hindi po namin kaya, walang problema. Walang problema. Binyag, patay, kasal, kung walang maibibigay, bayad. Pero hindi po bayad, donasyon o handog, walang problema. Pero ngayon pa man, tinuturuan namin ang mga bata, lalo na First Communion, no? Learn to share. Handa kayong mag-ambag sa simbahan. Kaya kami nga po, malaki po ang aming community na mahihirap, kaya't maya't maya po, takbuhan kami. Kahapon, may humihingi pang dagdag sa bayad sa ospital, cancer patient.
not from Manila, but from somewhere else. Okay, yan po ay kinukuha namin sa kusang loob na binibigay ng parishioners at mga miyembro ng organization at ministry. Binuo ko po yung kapwa ko, kalinga ko, na sila ay kada buwan may envelope. Kung ano ang iyong natipid, ano ang gusto mong ibigay? Piso, 2 piso, 1,000, ilang libo, malaya mong ibigay, yan po ay para sa mga mahihirap. Maya't maya po doon ay may tao. Nagpapakain po kami, 250 mouths every day. Ang hingi po ng mga gamot, every day. Kaya in-improve namin ang dental service, baka makapaglingkod kami sa mga may problema sa ngipin. Pero hindi po libre ang amin sinasabi, magbigay ka rin para pang-maintain ng opisina, ng dentista at mga gamit at gamot. No? Andun din po sa amin ang may TV. Bahagi po ng amin ding budget ang pagbili ng gamot, bagamat may tumutulong din po na NGO, nagbibigay po ng gamot. Kaya doon po ang makikita namin na kailangan suportahan ang simbahan para lalo na sa mga parokya na may malaking bahagi ay dukha. Na hindi mo masasabing magbayad kayo magbayad, but they will always be there to ask, no, ng paglilingkod ng simbahan. At kung wala namang pera ang simbahan, paano sila matutulungan? Kaya communion, no, makita ng bawat, maliwanaga ng bawat parishioner na kapatid siya ng kanyang kapwa. No, kapatid. Kaya kapwa ko, kalinga ko, ang aming pong social services program. Okay po ba yan, kuya? Opo. Ayan. So thank you very much, Father, for that wonderful answer. Ayan. So may pangsagot na kayo kay Brother Eli Soriano, ha, na pineperahan tayo ng mga parokya. Ayan, ha. At saka kay Mocha Uson Vlog, meron na rin kayong pangsalag sa mga tirada nito ni Mocha. Ayan. So before we proceed to the next question, malapit na mag-close yung ating search for yung mga best selfie and groupies photos nyo. So, ang ating official hashtag ay hashtag CFDNatCon2017. So, post na yung mga pictures with your hashtag, ano? Kung napatrending nyo ang Aldab, why not CFDNatCon2017, ano? Ayan. So, let's proceed now to the next question to be asked by Brother Ryan Mejiliano. Hello? Good afternoon, Reverend Father Estilito. I'm Ryan from Davao. Basically, there are 86 ecclesiastical districts in the country. And more or less, Mary in the parish, yung topic natin ngayon. In relation to apologetics, Father, you have said yung PCP2 nang nangyari noong 1991, most likely, some of those provisions were not yet come into realization. Pero iba namang na-accomplish. Yes, Father. Now, specifically sa PCP number 222 nakalagay doon, apologetics has always been part of the pastoral and theological traditions of the church. Then nakalagay doon sa baba, parish priest must encourage the establishment of lay Catholic faith defenders. In your perspective, Father, how can we, CFD, of help in the parish? And then, ano ba yung mga tatandaan namin as lay pagpapasok kami sa mga parokya para naman makatulong kami sa in how to address yung mga proliferation ng mga iba't ibang sekta. Thank you, Father. Maganda hong tanong kasi nga po hindi natin maidi-deny that in parishes, very aggressive ang ibang sekta. Kagaya na po nung May 13, kami po ay nag-celebrate ng aming 445th anniversary. Nagparada po kami. Pero habang nagpaparada kami, nilalapitan kami ng INC. Nagbibigay po sila ng polyeto. No? At minsan, pumunta pa sa opisina, gusto makipagkilala sa akin. May iaabot daw. No? Ganun yung style nila ngayon. No? Ang tapang nila, kahit pumasok sa hindi nila
teritoryo. Pero pag tayo pumasok doon, di ba? Iba na yon. Kaya, alam po nyo, si Brother Marwil, attorney, napunta ko sa akin siya. Nakilala ko po siya kasi at nagpaanyaya ko sa kanya na magbigay ng Marian talk, no? And from then on, nagkaroon po kami ng komunikasyon. One day, pumunta po siya doon. Tinatanong kung gusto ko magkaroon ng chapter, no? Ng kasama kaya tanon. Oh. Wala namang kagatol-gatol. Sige po. Kailangan po namin 'yan. No? Yung pong pagtuturo ng mga bagay-bagay sa pananampalataya, lalo na yung mga katanungan na madaling makaakit na paniwalaan kung hindi solid ang kanyang faith formation. Kaya sa akin hong kalagayan na parish priest, isang ministry dapat yan. And we parish priest should be that welcoming, no, sa ganitong realidad. Kasi paminsan-minsan lang po kasi sa parokya nagkakaroon ng ganyan talakayan. At kulang po ang oras para sa marami pang tanong. Truly, our parishioners, lalo sa syudad, andyan ang multiple na yung presence ng sects, na mga sekta, napakadali puntahan. At siyempre, lalo sa amin, mahirap na lugar, magpakain lang sila, doon na sila. Ang bait-bait nila. No? Katoliko, wala kang makuha dyan. Bayad ng bayad. No? Pero pag sila, oh, libre kayo dito. O, tapos i-convert nila, kanila na yon. Kaya kailangan po sa parokya po yan, totoo, isang realidad ng buhay parokya yan. Kaya, ewan ko lang, di pa kami nakaka-ano ni attorney, no? At gusto ko mag-establish doon, no? Ng ministry for that. No? Thank you very much for that gesture, attorney. No? Totoo, yung sinabi nyo, trabaho talaga ng parish priest yan. Pero lalo na sa amin, sa lugar namin, laki, talagang hindi naman namin ho. Although, it may not be that very dominant na concern. Ano? Sa amin po kasi sa parokya, since Bishop Pabilio is there, no, he make it a point every month, meron kaming formation. Pero hindi sa aspeto ng apologetics. No, yung mga tanong na ganito. No, topical, kaya the year of faith about the tenets of the creed or the faith, yung sa sumasampalataya. Sumunod na taon na year of the poor, kaya poor naman ang topic. Last year ay Eucharist naman ang topic. Ngayon ay, ano ba ngayon? Year of the parish, yan, stewardship. Yan po. So, kailangan po, I agree with your observation. Sana po di mga parish priests welcoming sa ganitong pangangailangan at kalagayan ng ating parishioners. Okay po. So, thank you po. Yes. For the next question. Ayun. Yes. This will be the second to the last question. Si Sir Armand po ako ng St. Joseph the Worker Parish po. Saan? Sa Palanan, Makati po. Pero Espinilla. Opo. Okay. Pero ang problema po kasing itatanong ko po, natanong ko na po to sa aming sa SIFAM po. Katikista po ko ng Maynila. Oh. Ang problema po kasi, hindi lang naman totally sa Maynila. Totally kasi nakarating na rin ako ng... Saan ka? Sa SIFAM ka kasali, ha? Opo, opo. Sa SIFAM. Full-time catechist. School-based, ha? School-based. Yes, school-based. Ang problema po kasi, sorry po sa mga tam, kasi hindi po ako Tagalog talaga. Oh, no? Sige. So, kinikidnap kasi ng mga Bethany, kasi may mga Bitanya sa amin, ano? So, hindi lang po sila, kundi pati yung INC, yung Mormons. Ang sinasabi mo ba sa akin, yung experience mo sa school? Opo. Kasi Bethany, pinapayagan minsan ng principal, opo, opo. Pumasok. Ha? Opo. So, yun yung nga problema namin. Ang gusto lang po namin malaman, connection po sa ating pinag-uusapan, ang parish priest din namin ay dinalaw na rin ng INC. Ganun na rin po. No? Mukhang strategy nila ngayon yun. Opo, oh. Yun talaga. Ang problema ko pong gustong itanong, ano po bang pwedeng magawa ng ating simbahan? Kasi marami naman po talagang Catholic defenders, meron na nakita ko sa youth. Ang problema kasi nila, house to house po sila, at
mas lalong sinasabayan yung ating mga kahinaan. Hindi po kami lahat tinatapat, kundi ang pinupuntahan yung mga hindi nakapagdepensa ng simbahan. Mas lalo pong inatake. Mga mahihina. Opo, yung mga school. Unchurched. Yes po. Katulad ko po ay meron kami Mayflower ngayon, halos nasa 80 to 60. Ang iba doon ay hinihila na po ng ibang sekta. Para akitin po, nabigyan po sila ng, tawag dito, ng mga scholarship program, kung ano itchek-chebreche. Kung ikaw walang trabahong lalaki, bibigyan ka. Kundi house, pwede, may sakit ka. Bilang isang parokyano na namamahay ng St. Joseph the Worker, ako'y nababahala dahil hindi lang ilang estudyante ko ang nakikidnap. Kaya nga term ko, kidnap na eh. Kidnap dahil yung pamilya nila... Eh talagang pinapasok dahan-dahan mo, nabibigyan mo ng plumpet mo. Hindi lang sa school, hindi lang pamilya. Po. Although aware naman yung ating homes, in their homes, pinupuntahan. Ang gusto ko lang po sana na masabi din sa CBCP na hindi lang po Catholic Defender naman ang nakakalutang dito dahil ako, member din ako ng LMW, yung Lay Minister of the Word. Pero hindi lang naman po yung ating Word of God ang ating titingnan, di ba? Communion tayo. Pero kasi gusto rin namin mga katekista na matulungan din kami ng mga nasa taas para hindi po kami nangangapa dahil nagtuturo kami, hindi po nagsisimba yung mga parents, pero nag-papers communion, kukuha ng certificate. No, tama, ganyan nga. Yun ang problema po. At tinuturo din po yung sinasabi niyo sa amin na, although ako, nagtatayot din ako, pero pag naghindi na po sila katoliko, malakas pa magbigay. Mm. Pero parang iba yung tinuturo namin, parang taliwas, nagbibigay kami ng catechesis. Pagdating ng panahon, hindi na sila katoliko, katulad nitong aking estudyante. Kaya kanina, po, kami ay nag-graduation ng 222 na bata. Ng summer catechesis. Opo. Kaya sabi namin, hopefully, mag-continue sila ng pagsisimba at makita-kita uli kami next year at sumama sila sa iba't ibang organisasyon ng simbahan. Kung ang tanong mo, papaano? Opo. Ang isang bagay dyan ay yung inyong syllabus ng SIFAM. Sabihin nyo kay Father Carlo, ang pastoral condition. Padre Carlo Magno, hindi ba? Siya ang director ninyo. Ano ang kondisyon at anong pastoral remedy ang pwedeng gawin? Sa parokya, alam ko, marami pa ang mga gumagawa nitong Black Rosary. Opo. Di po ba? Kaya lang, ang Black Rosary is mostly devotional na empty of any proclamation of the word. Kaya kung i-update ang strategy ng Black Rosary at ang parokya ay may inihahanda ng mga pulyeto o turo ng simbahan, ibabahagi sa mga tahanan, pwedeng isang strategy yon. Kaya po-form din ang mga Legion of Mary na gumagawa niyan. So, recalibrating our pastoral strategies, especially sa ganitong kondisyon na sinabi mo nga, madaling maakit ang mga Katoliko, lalo na yung mahina ang pundasyon sa pag-unawa, paninindigan sa pananampalatayang Katoliko. Sige po. Oh. Salamat po. Okay, for our last question. Wala na? Sige po. Okay, good afternoon, Father. Oh. I'm Brother Jerry from Palumpun, Leyte. From Leyte. Ngayon kasi yung sineselebrate natin is Year of the Parish. Year of the Parish. Which is Communion of Communities. Asa yung pananaw, Father? Kasi mayroon tayong nakalagay dyan sa PCP ito. Ano ba talaga yung stand mo dyan, yung nakalagay? Ah, hindi ko stand, ha? Stand okay, sige, ng sige, simbahan. Sige. I could not speak on my own. But I speak as a minister of the church. No? Okay. Opo. Hindi po ako pwedeng mag-invento ng PCP ito ko. Yan. Opo. Okay. Nakalagay dito, Communion of Communities. Ibig sabihin, lahat na kumpradiya o faith community simbahan magkaroon ng unity. Ay, hindi lang po organisasyon, Father. Eh, brother kayo. Ah, brother. Community po, families. Kaya nga may BEC tayo na grupo ng mga pamilya. Hindi po lang organisasyon oriented itong Year of the Parish, ha? Okay, sige. Opo, okay. Hindi, cut ko na. Kasi may mga devotional groups, kumpradiya, ayan. Mga dito sa Maynila, mga ihos din ng Saren, o sa Tondo, 20 ata sila. No, na grupo-grupo ng mga mamamasan sa Nazareno. Oh. Okay, diretso ko na. Oh. Bakit mayroon pa rin mga pare na against na pumasok yung mga CFD sa mga pumasok parokya? Ang? CFD. Eh, hindi ko rin alam masagot yan.
Opo, sa akin walang problema. I cannot speak sa kanila. Ako po, walang problema. Dapat lang po talaga yan, brother, pag-usapan na mabuti. Nasa pastoral strategy kung paano po ito dadalhin sa programa ng parokya. Tama yung sagot niyo po eh. May mga pare na hindi ganun ka-hospitable sa issue ng, kasi nga, na usually debate ang nangyayari, na nagiging debate. So, imbis na mapayapa yung parokya, nag-away pa sa kabilang sekta. May kaaway si Father sa kabila. No? Kung tayo-tayo po ang magtatalakayan, no? Mabuti po yun. Kaya lang po, baka yung mga miyembro natin makakapakinig sa sobrang marubdob na tatanggol ko ang simbahan ka to kapag away sa kapitbahay. No? Eh, yun ang problema natin. Imbis na magpaliwanagan, magkaunawa, nag-away naman. No? Ayoko naman natin ng ganun. Kaya, formation. Careful formation ng atin pong lalahok sa ganitong kung magtatatag tayo ng isang ministry. Maganda po yung tanong ninyo. Pero yung bakit may mga paring ganun, sorry. Hindi ko po masagot sila. Okay po? Kaya mahirap po ang aming trabaho. Kayo ha mas marami kaysa sa amin. Kaya tulungan nyo naman ho kami. Okay? Salamat po. Ayan, so thank you very much po, Father Estelito Villegas, for accepting our invitation as to be one of our main speakers here in our CFD NatCon 2017. So as a sign of gratitude, please accept. May I call on Brother Attorney Marwil and Liasos here on stage? Ayan. So thank you po, Father. Thank you po, thank you. Thank you very much po, Father. Ayan. Okay, so thank you again, Father, ang Pari ng Tondo. Let's give it up to Pari ng Tondo. Ayan. Okay. Ayan. So before we proceed to our next sharer ng kanyang conversion story, may I call on the representative of Radio Veritas here on the stage, Brother Adrian Tambuyat. Ayan, yung kanina nyo pa, kuno question. Andito na siya. Good afternoon po sa inyo lahat, mga kapatid. Gising pa po ba tayo? Pumalakpak naman po ito. Palakpak po lahat ng mga kaanib ng tunay na Iglesia ni Kristo. Ayan. Alam niyo po, mga kapatid, nagsimula po itong National Convention, Mindanao po, tama po ba? Mindanao, Visayas, tapos nagkaroon din sa Mindanao. Ngayon po, first time sa Luzon, nasa Quezon City lang po tayo, malapit lang po tayo sa Diliman. Papuntahin niyo na si Manalo dito. Amen! Ayan, ginising ko lang po kayo, palakpak po uli ang tunay na kaanib ng Iglesia ni Kristo. Medyo nasunog po kami kanina, no? Hindi naman po. Ako po ay si Adrian, o tawagin nyo love din po akong Tams sa Facebook, Brad Tams po yung tawag sa akin. Nagtatrabaho po ako bilang kawani ng simbahan dito po sa ating himpilan sa Radio Veritas 846. Ang Radio Veritas 846 po, kasalukuyan po kasi mga kapatid, pinaghahandaan po natin yung 500 years of Christianity in 2021. Ngayon po, narinig po namin kanina yung mga suggestion, yung mga feedbacks, at kami rin po, tama po kayo doon. Kailangan pa po natin mag-exert ng marami pong effort. Pero yun nga po mga kapatid, ngayon po kasi, mahirap po talaga ang buhay dito, lalo na po sa Maynila. Minsan meron din po kaming mga gustong mag-block time po sa atin,
na kung saan iniisip na lang po ng ating himpilan yung kahit yung maintenance po ng kuryente, kasi gumagastos po talaga, medyo malaki-laki po yung gastos. Ngayon po, 500 years of Christianity, ang gusto po ng ating mga kaparian, lalo na po sa Radyo Veritas, magkaroon na tayo ng konkreto na TV rin, Veritas TV. Pinapalakas po natin yung Veritas New Media o social media, kasi may iba nga dyan, may social media site dyan na ang mga binibigay naman ng na impormasyon na hindi naman totoo. Lalo na pag galit sa simbahan, meron pong ganun. Pinapalakas din po natin yung radyo at ngayon po, dala ko po yung aking sa department po, yung Catholink. Yung Catholink po kasi, ito po ay isang information hub kung saan para siyang 911 ng simbahan. Kapag meron po kayong katanungan na something about pastoral, o limbawa, may depressed dito, kailangan po ng counseling, o meron po ditong gustong mangumpisal, gustong magsimba, ako nandito ako sa Quezon City, saan ba ako lalapit na simbahan, pwede po kayong tumawag sa Catholink 92 Truth. Yun naman po, kung may 911 ng secular, may 92 Truth naman po tayo sa simbahan. Doon po, may kita niyo po, meron po tayong jeep, ang nakalagay po dyan, sama na sa biyahe tungo sa 200th taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ito po ay image po. Pwede po kayo, photo booth po yan ha. Pwede po kayo kumuha ng pictures niyo po dyan bilang pagsuporta po sa ating 500 years of Christianity. Ngayon po, dahil nga po kahit papaano, meron po mga konting pangangailangan po ang ating himpilan para matupad po yung ating full evangelization through social communications. Meron po kaming fundraising na 500 pesos a year. A year lang po yun. So, halimbawa, may 500 pesos ako 2017. Next year, ngayon dun uli yung 500, hanggang umabot po yung 2021. Nililikom po natin ito para mapagtibay po, mapalakas po ang media ng simbahan. Dahil sa totoo lang po, kung mapapansin nyo po, sa iba pong mga kulto, gaya po ng Iglesia ni Manalo, dalawa na po ang kanilang TV. Merong secular, merong evangelization. So tayo po, alam niyo naman po, hindi naman po tayo nag-iika po, no? Pero kailangan po natin ng karagdagang pondo lang po para lang po mapagtibay po natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng media. Ngayon po, meron po doon, may kanyo po puzzle po siya. Kapag halimbawa, kumuha po kayo ng form na para mag-pledge po tayo ng Veritas 500, do not necessarily mean po na magbabayad kayo ngayon. Buong taon po 2017, kahit nga po December 31, 11:59 p.m., okay lang po yun. Basta po 2017, tapos next year, bahala din po kayo. It almost cost lang naman na 1 piso kada araw eh. O 150 kasi, 500 per year. Yun po, kapag nag-pledge po kayo, bibigyan po namin kayo ng isang puzzle, piraso na puzzle, para mabuo po yung jeep po na nandun po sa likod. So yun po mga kapatid, at hiling lang po namin, syempre, kulang lang din po sa ating mga resources, open din po kami sa mga volunteers, open din po kami sa partnerships in terms of ministries. Kailangan po natin pagtibayin ang ating simbahan. So totoo lang po, 500 years na po tayo sa Pilipinas. Pero in the past 50 years or in the past 100 years, medyo na-shaken po tayo dala po ng ibang mga sekta. So yun po mga kapatid, maraming salamat po sa pagpunta nyo po dito sa National Convention. At sana po, sa pagdating po ng 500 years of Christianity, sama-sama po nating sabihin at maging proud na tayo ay membro ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maraming salamat po. Ayan, so thank you, Gap, Adrian, for sharing to us about the 500 years of celebration of Christianity here in the Philippines through Radio Veritas. So right now, we will now proceed with the sharing of one of our main speakers here in CFD NatCon 2017. So kung hindi nyo natatanong, isa siyang musical theater actress. Isa rin siyang TV and film character actress. He is good in public speaking. She is a public speaking and personality development coach. So let's give it up for Miss Bam Bam Savannah!
Gising pa ba? Okay. Hi! Hello! Okay. Sino nakakaalala sa John 8:1-11? Yung kwento nung the woman caught in adultery. Who remembers that? Sorry. Okay. Huh? Wala. Naalala niyo yung story nung si Jesus na dinala kay Jesus yung babae na nahuli in who was caught in adultery. What's adultery in Tagalog? No. Okay, yun na yun. Tapos, so dinala siya dun sa square, and then, of course, she was going to be stoned to death, right? Tapos nag-draw si Jesus using his hand ng line, tapos sabi niya, whoever among you who has not sinned, throw the first stone. May twist yung story. May bumato. Merong nagbato ng stone. Okay. Anong reaction ni Jesus? Kung ano siya, if he's speaking in English, ganito sabi niya, Mom, really? Okay, English. Kung Tagalog, if he was speaking in Tagalog, sabihin niya, Ma naman, sali ka talaga. Tapos, if he was speaking in Ilonggo, he would say, okay. Who's Ilonggo here? Raise your hands. Okay, there are only two Ilonggos. Okay, three Ilonggos. Okay. Ay, te, nga nag-intra ka mahaw? So that's what he would say. And if he was Bisaya, who's Bisaya here? Raise your hands. Bisaya represent. Okay, eto na. Hello, mama ay, apil-apil. Tama ba? Mama ay, oh, apil-apil. So what was that? What's the whole point of that story? Yes? Remember, ang sabi, the one who has not sinned, right? Throw the first stone, whoever among you has not sinned. So yes. I think that little twist would support, you know, would support our doctrine about the purity of Mama Mary. But actually, I had to like do that as a segue kasi I had to speak in Visayan and Ilonggo because that's my background. So my childhood, I grew up with an Ilonggo na Catholic na mother, and then my father naman is a Bisaya Chavacano, who is a Seventh-day Adventist. I grew up with grandparents sa father's side ko. So that's in Mindanao. We grew up in Zamboanga del Norte. So my family was there, in Dipolog City particularly. And then my grandmother naman on my mother's side became a Baptist. So she's a born-again Baptist. So, you know, it's fun growing up with grandparents. We have, obviously, if you're familiar with the Seventh-day Adventists, I think some of you are quite familiar with how they are. So we have a regular Saturday worship. We have Sabbath school. So palagi nagme-memorize ng mga verses. Tapos, very strict kami. Very strict yung, like, sa food. So, alam niyo na yan, nung yung no pork, tapos dapat hindi ka pwedeng kumain ng seafood kung walang kaliskis. And then, you can listen to, like, if it's sundown already, it's a Friday, 6 p.m., you can't listen to secular music and you can't wear jewelry. So, pretty much, growing up, that's how it was for me and my siblings. But it seemed like God has a, you know, meron siyang plan yata. Yeah, he definitely has a plan. So, my mom at saka yung godmother ko, yung ninang ko, they had me baptized Catholic. Okay? Pumayag naman yung grandparents, in fairness, pumayag naman yung grandparents ko. And my dad also, for some reason, parang, ah, okay, fine, he just said yes. Probably because sa isip niya, okay, sige, boy, binigyan yung anak natin ng
ng Catholic, pero total, lalaki din naman yan, mag-Seventh-day Adventist din naman yan. So maybe that's why parang pinagbigyan na lang yung ninang ko tsaka yung mom ko. But obviously, but I think it's still a joint decision. Okay, now fast forward to college. They agreed. Ito, something strange happened na naman ulit. Nag-agree na naman yung parents ko to put me in a Catholic school. So that's in Cebu City, in the University of San Carlos. And, eto pa, they allowed me to live with the RVM nuns. So, that's for 3 years. Tapos, the whole time that I was there, so obviously, there was like the rosary, and then there was a mass. I don't understand anything. And when people ask me, what's your religion? I would just say Catholic, just so they won't, you know, so there will be no more discussion, kasi nga, the building, and everybody there was, you know, Catholic. So, para lang to, parang wala nang usapan. So, I'll just say, I'm Catholic. But honestly, I know nothing about what the Catholic Church teaches. And I know nothing about the doctrines of the Catholic faith. And I didn't want to admit this. Obviously, at that point, I was secretly anti-Catholic. But of course, I was surrounded with Catholics. Baka naman kuyugin ako, di ba? So, to be very, very silent. And then I met my best friend, and something happened again. I met my best friend, whose parents were actually really devout Catholic, whose mom was supposed to be a nun, and whose dad was supposed to be a priest, but they met and fell in love because of their parents. And so, this is a very devout Catholic family. And, you know, they welcomed me. And after graduation, when they brought me here, when I went with them here in Manila, because I started working here, they took me to a church in somewhere in Betigo Belmonte. Is it? What's that? Betigo? Anyway, that church there, which says the Latin Mass. Tapos, and the first... I'm such an old soul. I love classical stuff. And so when I attended the Mass, grabe, sabi ko, ay, ganito pala yung, ito ba yung totoong misa? Or parang, sabi ko, bakit ganun? Bakit tumatay yung mga balahibo ko? I mean, I love the Gregorian chants. I love the solemnity, how it was said in Latin. And even if the priest was not facing the people, sabi ko, bakit parang ang saya-saya nito? It's strange. And, even if I've been attending born again praise and worship the services, I really don't like. Hindi ko talaga type yung loud music. Even before pa, I just cannot appreciate like the party. You know how it is, how it's like for them. I mean, I understand. Nagets ko naman, you know. Yung stage na yon, like in the worship. But of course, if I were to choose, kumbaga, sabi ko, pwede bang araw-araw ako dito? Parang may nag-open a light bulb in my head. So, I still attended. During that time, attend pa rin ako ng attend sa Seventh-day Adventist. Occasionally, but since medyo malayo siya from where I used to live, somewhere in Makati, and the closest was Don Bosco. And, syempre, because in college, di ba, I would attend naman mass, because you know, when I was with the RVM nuns, so I attended in Makati. I went to the church. I would go there on Sundays, even if I don't understand the mass. Here's the thing, I don't understand the mass, but I'm drawn to it. For some reason, I just cannot not attend the Mass. And of course, I have no explanation for that at that time. Okay? Also, around that time, at the same time, I would also pretend to go to confession. So, when I say I pretend I go to confession,
pasok lang talaga ako doon sa confessional booth para lang to engage the priest in a discussion. And you know, ask the priests about like the difficult questions that like what a usual non-Catholic would ask. And one time, a priest really lost his temper. He really lost it. You know, he said, "Sige, just pray and then leave." Gumanon talaga siya. Pray and, you know, just leave. Gumanon siya. And then, but it didn't stop. I would still attend in Don Bosco. You know, pretty much most of these discussions happened in Don Bosco. And I would wait for after the Mass. If the priest said something that I didn't like, you know, I would again go to the back and talk to the priest again. And one of the things na sobrang memorable sa akin was the Da Vinci Code. There was a time when I think the church was really, they were discussing a lot and defending and really telling the people, blah, blah, you know, this is not true and things like that. And I got so tired of it. Siyempre kasi nga sa utak ko, parang, Nick, Father, ba't niyo po ando di discuss yan? Fiction nga po, fiction. So until, pero so, I think hindi ko alam kung pang ilang mass ko na yon na parang hindi pa rin natitigil. They would still discuss Da Vinci Code. So I had to approach the priest and said, "Father, can you just stop, please?" Or something to that effect. I said, na hindi naman po kasi totoo yan. Parang I can see that the people are really tired of you guys explaining. And then you know what he said? Sabi niya, "It's okay if you have a good foundation with your faith. But for those who don't, they feel that it is true." And so, I said, "Oh, okay." Okay, I assume that everyone understood fiction the way I understood fiction. So, assuming lang ako. Of course, I repented already about all of those things that I did. Nagrepent na po ako. And in 2009, another experience, something got added again to that faith journey of mine. I actually had a water baptism in one of the famous non-denominational born-again churches here in Manila. And, you know, it's kind of famous because a lot of artistas go there. So I'm not sure if you guys are familiar which church that is, which church it is. One of my best friends convinced me to attend their discipleship activity. And then ang ending nun, it's like a weekend, tapos ang ending nun, mag-water baptism ka. And then I said something strange again. I said, "You know what? You have a beautiful organization. This church, it's a beautiful organization. But my religion is Catholic." And then, of course, in my head, parang, "Ha? San galing yun? Parang, why did I say I'm Catholic?" And then, I became close to a lot of Protestant missionaries, a lot of... of course, like a group of friends there, I became really, really close with them. And it's also at around that time, eto, this is strange again. I also wanted to serve in church. But instead of serving in that church, I chose to be a lector at St. Joseph the Worker Parish in Makati. So, you know, okay, this is me not understanding anything that's happening and not understanding, you know, Catholicism, whatever, and knowing all of the bad stuff that people say about Catholics. And yet, and I had no friends in St. Joseph the Worker, by the way. I had friends in the Protestant church. I have zero friends in St. Joseph the Worker. But I chose to serve there. And obviously, before you can serve, it means that you need to go through, you have to have baptism, right? Which I already had. But I need to be confirmed. Guess what? Without understanding anything, I said, "Oh yeah, sure, okay. I'm going to be confirmed." So I was confirmed in the Catholic Church. I was still attending in the Seventh-day Adventist Church at the same time.
But I don't understand again why I want to be in the Mass. The Eucharist has so much power over me that no matter what, I'm always drawn to it. And something very special happened ever since I became a lector. A year later, I think it was mentioned earlier, since I do musical theater, I was invited to play Mary. And you guys know that if it's Mary working, things happen, right? So, I was invited to play the role of Mary in the Nativity musical. It's a December 24. Normally, I would always go home in Roxas City in Capiz. That's where my family is. But I chose to stay. And even if I was alone during Christmas, just so I could play the role of Mary, which, by the way, was the very last doctrine I understood before really saying that now I'm truly a Catholic. If you're a non-Catholic with my kind of background, I'm telling you, Mama Mary is so ordinary. How we look at how Mama Mary is being appreciated in the Catholic Church, I find that so weird. Ganun siya. So I played the role of Mary for 3 years. And it seemed like she already had that plan, saying, "Time to come home, child." Because of what I said about the Eucharist to my friends, kasi, again, like I said earlier, hindi talaga ako matigil-tigil kaka-attend ng Mass. My born-again friends already told me that, "What are you doing? You're mingling with evil spirits when you're attending, you know, the Mass. I mean, why?" So, ang nangyari is, hindi ko na naman alam kung saan galing yung answer ko. I just said, "Well, I don't think the Eucharist ever changed its meaning since time immemorial." Tapos sabi ko, wait lang. Alam ko ba ang meaning ng Eucharist? Basta yun lang sinabi ko. And because of what I said, I got unfriended on Facebook. I got removed on Viber. I got removed on Facebook Messenger. So, long story short, I was abandoned by my very close friends. But apparently, that's how it is. If they really love you, and if they're staunch Protestants, so they want you to get it right with the Lord, so they have to leave you alone and have you get it right with the Lord without their influence. Kasi parang, baka sumasama ka lang, kasi nga, dahil nandyan sila. Pero hindi mo naman talaga, I mean, you're not really there to develop a real relationship with the Lord. So, after that happened, I said, "Okay, what does the Catholic Church really have to say? I mean, I'm left here, I'm all by myself," and I said, "Oh, sige na nga, ano ba yung pinagsasabi ng Catholic Church?" So that's how my intellectual and my historical and theological journey to the Catholic Church started. So it started with the question, what does the Catholic Church really say about the Mass? And then after that, the papacy. So obviously, if you look at history, so I have to go through the lines of the early church fathers, and knowing, kasi ganito si Lord, because unlike most of the people that I know, their conversion is experiential. I think ganun si Lord, kilala ka niya, alam niyang, you will be able to meet him where you can best respond to him. So, siguro naisip niya, hindi, alam niya, na through research. And so that's why I always say that I researched my way home. So that's what happened to me. Nobody convinced me, nobody influenced me, nobody talked to me about the Catholic Church. Nobody tried to, encourage me. It's by the grace of the Holy Spirit that I actually found my answers, even the very, very difficult ones. And as mentioned,
The last doctrine that I studied was that of Mama Mary. And guess what? The answer was pretty simple. Everything that she is, her apparitions, the novenas, you know, and whatever it is that the Catholic Church says about her, it just boils down to one thing. Everything about her points to Jesus. And one line, you know, really stuck with me. Do as he says. Do as he says. Do as he says. No matter what, you just do as he says. It's pretty simple, right? Right? So, when I understood that, as soon as I understood that, I said, okay, it's going to be disobedience if I don't become Catholic. And, but then, what's funny was that, hey, hold on. I was already baptized. I was already confirmed. What else is left? What else is left? There is so much that is left to be done. The best way to evangelize is by the life we live. Oftentimes, the only Jesus people will see is the life we live. The only Bible people will read is the life we live. If there is charity, if there is respect, if there is love, humility, if people will see that, and then we say that, hey, we are Christians. Oh, hey, Mary is my mom. And I know that this was mentioned earlier. They would probably have second thoughts of bashing her or of bashing the church which Jesus Christ founded. Now, I am very humbled to be given the opportunity to lead the youth ministry of St. Joseph the Worker Parish. And I'm very glad also to share to everyone that while my brothers and sisters and my mom, my brothers and sisters are not yet confirmed in the Catholic Church, they already all attend a Mass. So, and hopefully very soon they're all going to be confirmed as well. And so my challenge to all of us Catholics, oh my God, I can actually call myself a Catholic. We have to live as authentic Catholics. Our Father is love, so we need to be love. We all need to be love. Thank you. Hello. So again, let's give it up again for Miss Bem Sabana. Welcome back to the Catholic Church, Rome, sweet home. Okay, so again, for as a sign of our gratitude to Miss Bem Sabanal, we are here by Brother Mars. May I call on Brother Mars again and Miss Bem Sabanal to award the certificate of appreciation. The Catholic Faith Defenders Incorporated, Cebu City, Philippines. This certificate of appreciation is given to Ms. Bem Sabanal as one of the invited sharers of the Catholic Faith Defenders National Convention with the theme Mary, Mother of the Church, Mother of the Parish, given on the 27th day of May in the year of the Lord 2017, signed by our
National President, Brother Sok Fernandez, our National Spiritual Director, Reverend Father Lucas Enoch, and yours truly, CFD Manila President, Brother Michael Vincent Suico. What else is left? May sagot si Attorney Mars. Ayan, so announcement lang, no? Parang nawalan, nahulog yata ang wallet ni Father Estelito Villegas kanina, the priest who shared about Mary, Mother of the Parish. So sa mga makikita po, pakiabot na lang po sa mga officers yung mga nakasuot po ng ganito. Ayan. So mababawasan ang araw niya sa purgatorio kapag sinoli niya ang wallet ni Father Estelito. Ayan. So again, I would like to... ayan. So again, so sa Totus Bookstore, for the Veritas, for the Know the Truth. Ayan, so available ang mga shirts dyan sa Know the Truth, CDs, and etc. Word of Joy Foundation Incorporated, Blessed Ivan Merv Center, Word and Life Publication, and also welcome to Angelic Sisters of St. Paul. Let us all give them a big hand. Ayan. So, for a moment. Okay. Another announcement to whom it may concern, this is for the BOG. We will be having a meeting after this event today. BOG meeting will be held in Shena Hotel. So please, lahat po ng mga BOGs, please stay there.